God is spirit and his worshipers must worship him in spirit and in truth. There, I want you to So, what's up sa inyo dyan mga Lods? Welcome back to our channel. Ngayon mga Lods, puntaan nga tayo ngayon. Sabi ko may mga kadate tayo ngayon. So, ang kadate natin ngayon ay kung walang iba kundi ang ating Panginoon. So, yun. Samahan niyo ako sa video nito mga Lods at mag-o-bike lang ako. Eh, malapit na kang kaya naman biking. So, let's go! Yun, alam naman natin mga Lods, no, ang araw ng Linggo ay para talaga to sa Panginoon. Kaya bigyan natin at paglaanan natin ng oras ng makapagsimba. At naalala ko lang noon, nung dating namin dito sa Japan, ay ganap pa kami agad ng church kasi noon. So layo nga namin dito sa church, no, 21 kilometers. No? So minsan, hindi nakakasimba kasi magte-train ka pa, minsan ang aga masyado. So abot sa punto na tinatanghali kang gising, malalate ka na, hindi ka naaabot. At meron namang nasundo. At minsan, hindi naman sa lahat ng oras, nasusundo ka. Kasi malayo din. At nakakatuwa lang ding isipin mga Lods, no, na ngayon dito sa bago naming tirahan ay, at sa bago naming trabaho, ay dito na kami na-assign mismo sa lugar kung saan ay nandun yung church namin. Yun, nakakatuwa lang isipin na inilapit ka talaga ni Lord, no, sa church na hindi ka na magbibigay ng dahilan na hindi ka makakasimba every Sunday. Kasi kahit na walang tutundo, kaya mo naman magbike. At hindi mo na kailangan na gumising ng maaga kasi meron kang train schedule na hinahabol. Kahit medyo tanghaliin ka, ay aabot ka pa rin kasi hawak mo na may oras kasi nakabike ka lang. So yun, kaya ito nga. Buti pinahiram ako nung kasama ko ng bike na may para mabilis-bilis tayong makarating doon. So from 21 kilometers noon sa dati naming tirahan, ngayon ay nasa 2.8 kilometers na lang. O kayang-kaya na natin biking. Every Sunday, wala na tayong reason, wala na tayong dadahilan kay Lord na ganito, ganyan. Kasi malapit na tayo, no? Pwede na tayo makapunta, maka-attend ng service. So yun yung message na na-realize ko mula kay Lord na wala tayong pwedeng idahilan para di tayo maka-attend. So ngayon, makakarinig tayo ng sermon ni Pastor. So yun, samahan nyo ako hanggang sa pag-uwi ko mamaya. Let's go! Pero ako, ito yung mask ko dito. Ito. Kay buti mo sa you can give a sacrifice, ito na ang problema, but still you cannot worship. Hindi porke ikaw ay nasa ministry nag-worship ka, hindi porke ikaw ay kumakanta ngayon at kasama ka ng sang, ito ang problema ngayon, ha, ito ang problema. Kaya wag nating isipin, nakapag-worship pala ako. Hindi, because today after this, after knowing
the forms of worship. Okay? Hindi porke nandoon tayo sa may aksyon ng worship ay nakapag-worship ka na. No. Because God is seeking the acceptable way of worship. He's seeking. At nagturo si Jesus Christ. Pero alam po ninyo, kami sumasamba din naman kami sa Diyos eh. Sumagot si Jesus Christ tungkol sa pagsamba. Tingnan natin yan. John 4:19-24. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our father worshiped in the mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Okay? Kasi yun ang sinabi sa Old Testament. So yung mga Jew, doon sa Jerusalem sila nag-worship. Doon saan? Doon mismo sa Mount Zion. Because, you see, Mount Zion is the place to worship. In the Old Testament. He declared, tinuro ngayon ni Jesus Christ. Tandaan natin, naalala niyo sinabi ko kanina, God is now making a new breed of worship. Kung nung araw, ganun ang paraan ng pag-worship, tingnan natin kung ano sinabi ni Jesus Christ na hinahanap ng Diyos na tatama at katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba. Tuloy po natin. Jesus declared, Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. God is a spirit and his worshipers must worship him in spirit and in truth. Amen. There, I want to elaborate on this. Ang sabi ni Jesus Christ, the people that God is looking for are the kind of worshiper that God is looking for or seeking is those worshiper that knows how to worship in spirit. In the spirit. Nakita po natin yan sa verse 23. Ay yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos, ang nakikipagrelasyon sa Diyos natin ay yung spirito natin. Because God is a spirit. Amen. Intindihan nyo ngayon. There's a connection. God created a spirit in you so that that connection, that relationship must become strong. Hallelujah. Pero dahil namatay yun, naputol ang relasyon ng Diyos sa tao. But praise God, Jesus Christ came here to restore that relationship at naborn again. Ano? Binuhay ng Diyos muli ang patay nating spirito. Thus, nagkaroon tayo ng magandang komunikasyon muli sa Diyos. Because of that spirit was born again na ipanganak muli. Ililinaw ko mabuti muna ito. Now, na naipanganak ngayon mabuti ito, anong dapat mong gawin? Gagamitin mo ngayon yung spirito na yan para makasamba ka ng tama. Maraming mga tao sumasamba. Maraming mga tao tama ang puso. Sincero sa kanyang pagsamba. Pero kung ang spirito mo ay patay, yan ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Remember, the Father is seeking. Tandaan niyo, the Father is seeking the true worshipers. People who can worship in spirit. Sapagat ang pagsamba ay importante sa mata niya. And God is seeking worshipers. He's seeking you to worship Him in the right way, in spirit, and in truth. Let us all stand up. Hallelujah. So yun mga lads, dumaan ako dito sa JP Bank kasi dito ako nakakapagpadala ng pera sa atin sa Pilipinas. So yun na lang pala yung oras, same lang pala din dun sa lugar namin. Kaso nga lang, medyo malayo-layo to dun sa apartment namin. So yun mga lads, pauwi na ako. So yun mga lads, pauwi na nga tayo no? At nakapagsimba din tayo na nagbabike. First time na nagbabike papunta sa church. Kadalasan kasi sinusundo ako. Praise God kasi napakalapit lang. Pinaglipatan namin. Yun. So yun mga Lord. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. At maraming salamat sa mga suporta ninyo. Ayan. So sana samahan nyo pa kami. Samahan nyo pa ako sa aking pagbablog dito sa buhay natin dito sa Japan.
So, kung nagustuhan mo itong video na ito mga Lods, huwag mo kalimutan na mag-like. At kung bago ka na sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung ring bell button para updated ka sa mga video natin yung upload. So, yun mga Lods, salamat sa iyong panonood. Stay safe and God bless.